mapunta naman po tayo sa mga risk ng pag-i-import ng aso. Abay, risky po talaga ito. Unang-una, isipin nyo na lang po mga kaibigan. Nagpapadala po kayo ng pera and you're hoping and praying na ipadala ang aso na gusto nyong bilhin. Okay po? Dahil wala po talaga tayong paraan, tayo po talagang buyer ang nasa risk kasi wala naman po or one in a million po yung magpapadala po sa inyo mula US, China, Europe ng aso at sa kanyo lang babayaran kung nakuha nyo na. In short, 99.9% of the time, magda-down na po tayo or full payment na po tayo bago nila yan ipadala dahil naniniguro rin po sila. Dahil kung hindi nga naman natin sila babayaran, eh paano nila mababawi ang aso? Pupunta pa dito sa Pilipinas, hindi na hold sila gagawa ng ganun. Okay, sakit sa ulo na po yun. Kaya ang risk po talaga, nandun po sa buyer kasi ipapadala niya kaagad ang pera bago mapadala ang aso na binibili. Kaya very risky po talaga. Okay, later on po sa video, isishare ko rin kung paano man tayo umiwas sa mga panluloko. Pangalawang risk. Abay, risky talaga. Hindi natin kilala yung karamihan ng mga sellers sa international. Okay? Kasi hindi naman, karamihan naman po ng mga breeders dyan ay wala naman tayong personal connection. Nakita nyo lang sa Facebook, nakita nyo lang sa YouTube, nakita nyo lang sa social media, nagka-interest ka sa aso, hindi mo siya kilala personally, hindi mo pa siya nami-meet, pero papadala mo ng pera. Risky po talaga yun dahil nagtitiwala ka, pinagkakatiwala mo ang pera mo, binibigay mo ang tiwala sa isang tao hindi mo kilala. Abay, risky po talaga yun. Again, risky po dahil napakahirap or napaka-imposible ng mabawi ang perang pinadala international unless willing kang magpunta ng Europe at i-manhunt mo. Parang taken and the thing, no? I have set of skills and I will find you. And if I find you, kaya mo ba yun? Kukunin mo yung pera mo? Di ba? Kailangan mo ng lakas ng loob at tibay na loob magpadala ng pera kasi talaga hindi mo kilala. Okay? Once na kunyari, napadala mo yung pera, bigla namatay yung puppy or yung aso, abay, golden rule nga eh. It's not reimbursable. Pero pwede ka nilang offeran ng ibang aso. Meron po akong kaibigan na doktor na naaawa po ako na naiinis dahil siya po ay nakapagpadala ng kompleto ng payment sa isang sheep or seller sa United States pero sinabing namatay yung aso pero magdadalawang taon na wala pang naipapalit. Akalain mo yon. Dahil kung ako naman po yung seller at namatayan at meron akong customer at gusto kong inaalagaan ang pangalan ko, abay sa 2 years na span of time, meron na rin siguro akong kapalit na ipinadala sa buyer ko sa Pilipinas. Pero itong napakapakapal na mukha na breeder na to sa States ay hindi pa nagpapadala. At hinihingan pa ng additional kung medyo top pick daw or ganito, ang dami niyang rason. So isa lang po yun na example ng sakit sa ulo and sakit sa puso na parang naiinsulto ka dahil binayaran mo na ayaw kang padalhan. Ikaw naman, takot ka naman magdagdag dahil assurance mo na papadalhan ka uli or papadalan ka talaga. Dahil in the first place, hindi pa siya nagpapadala sa'yo. So kailangan mag-iingat po talaga tayo. Another reason bakit risky siya, eh nagre-rely ka lang sa litrato at sa videos. E malay mo ba kung yung litrato yon or yung video na yon nakuha na yon last month at patay na yung aso na binabayaran mo? Wala ka namang kasiguruhan. Kaya very, very risky po talaga. Okay, kapag mayroon po tayong mga kapwa Pinoy na sinasabi nila yung kanilang import na dumating dito ay namatay, kumisan naiisip ko, namatay ba talaga? Or patay na siya, kinuha lang yung pera? Ang dami hong posibilidad dahil hindi naman ho nating kilala itong mga pinapadala natin ng pera. Kaya dapat po talaga mag-iingat po tayo. Nagpapasalamat po ako sa mga kapwa Pinoy natin sa abroad. Sa iba't ibang lugar sa abroad, hindi lang ng Amerika. Baka meron din po sa Europe or mga hindi man lang Pinoy pero yung mga tumutulong sa ating mga kapwa Pinoy na ma-accomplish or maging mission
accomplish ang pag-i-import ng walang gusot. Kasi po, napakasakit ho na yung well-earned money mo ay napupunta sa mga manluloko. Pero marami rin naman po kasing matitigas ang ulo ng mga Pinoy. Na kumbaga, bakit ko po nasasabi? Meron po tayong mga kapwa Pinoy na ang gusto nila mambulaga, mangsorpresa, magkaroon ng wow pag dumating ang import nila. So ang ginagawa po nila ay sinisikreto ang mga transaksyon. Hindi ho sila nagtatanong, hindi ho sila nagsisik ng assistance sa iba't ibang mga veterano na, sa iba't ibang mga taong maaaring may kakilala sa isang seller dun sa international, kundi gusto nilang mapawaw tayo pag dumating sa Philippines. Gusto nilang mambulaga. Unfortunately, most often than not, yung gustong mambulaga, sila yung nabubulaga. Pabalik, nabubulaga kung dumating man dito, walang quality yung dumating na binili nila or nabulaga sila dahil hindi pinadala ang aso na binayaran nila. Mga kaibigan, bigyan ko po kayo ng high and low success rate sa pag-i-import. Okay. High success rate if ang buyer from the Philippines ay may kakayahan pumunta sa Amerika, sa China, sa Europe at bilhin niya doon at iuwi niya rito. High success rate kung ang buyer from the Philippines ay pumunta sa international at namili at bago at pag nakauwi na siya, mahintay niya rito. Very high ang success rate. Bakit? Nakikilala niya ang breeder doon sa international. Nakita niya mismo ang aso, ang kalidad. Kaya dapat pinaka-importante kasi wala namang kwentang pumunta ka doon kung hindi mo alam kung ano yung pangit at hindi maganda sa isang aso at maganda sa isang aso. Pumunta ka nga doon sa Amerika, hindi mo naman naiintindihan ng breed mo. Ay, ganun pa rin yung para ka pa rin bulag noon kahit na nandun ka na. So, success rate ay mataas. Kung napunta ka doon, naiintindihan mo ang pangit at maganda sa isang breed at napili mo, pwede mong maiuwi, kasabay mo, or ipadala sa'yo pag nasa Philippines ka na. High success rate yun. High success rate din kung nakapag-establish ka ng magandang relationship sa seller. Okay? Kaya nga po, may mga kapwa Pinoy po tayo na ang nabibilihan po nila ay paulit-ulit, repeat buyer po ang kapwa Pinoy natin sa isang seller abroad na medyo nakapag-establish na sila ng relationship. Magkaibigan na sila, nakakapag-exchange na sila ng ideas at meron na talagang business relationship na na-establish na may tiwala na sa isa't isa. Mataas po talaga ang success rate noon. Mataas din ang success rate if ang seller na hinihingan mo ng litrato, videos, updates ay madalas at updated kanyang padalan. Kung itong seller, itong breeder ay napakatamad or kung humingi ka ngayon eh after 3 days pa bago ipadala sa'yo ang update ng puppy or ng dog na gusto mong bilhin, nangangamoy fishy. Something fee is fishy. Kung hindi kanya mapadalhan, baka nanghahalungkat pa siya ng mga luma or mga picture ng patay niyang mga puppy. Hindi natin alam. Kasi bakit po? Itong thousands of dollars na pinapadala po natin sa mga sellers and mga breeders, ito po ay malaking bagay sa kanila. Dahil malaking bagay sa kanila, kung talagang seryoso sila at responsable sila, ready sila dahil may cellphone naman, napakadali naman pong kumuha ng videos and photos through cellphone. Hindi na ho yan kailangan ng DSLR. Okay? So kung napakatamad po ng mga sellers and breeders na pinagkakainteresan yung bilhan, ay medyo magdalawang isip kayo. Red flag po yun. Okay? And mataas din ang success rate kung gagamit ka ng broker dahil ikaw ay newbie at wala ka pa masyadong alam na sana marami ka ng alam bago ka muna magbumili or mag-import. Pero kung gumamit ka ng broker, mataas ang success rate if the broker is not only concerned sa commission niya. Kung siya mismo yung broker nakakaintindi sa breed na pinipili mo. Kung yung broker ay nakatutok at nakafocus sa quality ng binibili dahil pinangangalagaan ng broker yung pangalan niya sa customer niya dito sa Philippines. Mataas ang success rate kung ganon ang napili mong broker. Ito naman po ang mga low success rate.
low success rate if i-depend mo na lahat ng bagay sa pag-i-import mo sa broker mo. Okay? Kung lahat na lang siya ang magdi-decision dahil hindi mo naiintindihan ang breed muna bago ka mag-import, medyo low ang success rate niyan unless 100% trustworthy itong broker mo. At siya na lahat ang magdi-decide ng kung alin ang bibilin mo, alin ang pick, alin ang kulay, anong kulay, anong gender. Okay? Pero very low ang success rate pagka ganon. Be accountable. Alamin nyo, aralin nyo muna yung breed na tinatarget nyo bago kayo mag-import. Low success rate din kung walang napoprovide sa inyong, again, updates. Wala picture. Gusto mo nang naglalakad ang pinadala sa'yo, nakaupo lang. Gusto mo ng side shot ang pinadala sa'yo, naka-front lang. Gusto mo ng top view ang pinadala sa'yo ay tumatakbo. Medyo red flag na po yun. Low rin ang success rate. Kung no seeking of assistance. Ano ibig ko sabihin? Hindi ka man lang nagpapa-advise sa mga taong nakabili ni dun sa China before. Kasi gusto mong malaman, mapoprovide ba ako ng papel nitong seller na to? Or pagagawan ko na naman ang paraan ito sa mga registries na pwede ang non-papered? Kailangan mong malaman ang success rate or ang reputation or reputation ng seller sa China kung napapadala niya yung aso mismo, walang peking document na pinapadala sa'yo, at happy yung mga customers niya previously. Eh hindi ka nag-seek ng advice, hindi ka nag-seek ng assistance dahil gusto mong mambulaga, ikaw mabubulaga niyan. Kung hindi ka nag-seek ng assistance sa taong dati nang nakabili sa breeder, kung hindi ka nag-background check man lang, kahit man lang sa Facebook. Sa Facebook po, nitong mga batikang seller, makikita ka na talaga dyan, makakakita ka na kaagad ng history nila ng magagandang produce, magagandang aso, magagandang asong napadala, quality'ng asong na isishare niya sa iba't ibang mga buyers niya, at makikita mo rin sa kanilang timeline kung meron silang mga sample or testimonials from buyers. Okay? Gawin po natin lahat ng background check bago tayo magbayad. Kasi napakalaking pera ng mga ibubuhos nyo at ipangbabayad nyo ng sobrang babaw lang ng background check nyo. Sobra din pong risky yan at delikado po talaga. Maluloko po kayo kung hindi kayo mag-iingat. So low success rate yan talaga, yung attitude na gusto mong mambulaga, ikaw ang mabubulaga. Mga kaibigan, pagdating naman po sa diskusyon kung kailangan pa ba talaga nating mag-import or can we afford to survive nang hindi na mag-i-import again? Unfortunately, ang sagot po talaga dyan ay kailangan po natin mag-import. Kasi we are not the source country for the products that we like, that we want, and that we need. Ito po yung mga aso, particularly American Bully, other breeds, ay hindi naman po tayo ang source country. Ang source country po nito ay United States of America. So lahat po ng magaganda ay nandun pa rin po. Unless lang po, we can duplicate what China did. Ano po ba ang ginawa ng China? Walang pakundangang pagbili ng mga top dogs nila from US to China. And ngayon, they can afford to actually sell dogs to USA. I don't think kaya po natin at naubos na actually yung sobrang gagandang mga aso noon, nung 2 to 3 years ago, from USA, napunta sila lahat sa China. Ngayon, nakakapag-produce ng magaganda ang China. Nakakapagbigay sila ng magagandang aso, nakakabenta sila actually sa USA, pero pansinin po natin ngayon dito sa Philippines, particularly sa NCR, sa Greater Manila area, ay ang dami pong nag-i-import mula China. So mga kaibigan, kung ang inaasam po natin ay yung never na tayong mag-import forever, well, it is not impossible. Pero napakahirap pong mangyari po yun. Unang-una, hindi po tayo ang source country ng produkto na to, itong mga asong ito.
Kaya we are at the mercy kung ano po yung pinoproduce ng Amerika or ngayon ng China at ng Europe para ma-improve pa natin itong nandito sa Pilipinas. Can we do it? Yes, we can drastically improve kung ano yung mga produkto natin na tayo na rin mismo ang mag-export ng mga produkto natin. Hindi lang ho ng mangingilan-ngilan na Pilipino ang nakakabenta lang outside the Philippines. Pero ang kailangan nating i-improve, kaya nga po tayo sa ngayon, nag-i-import pa lang, ay i-improve natin ang produkto natin. Nang sa gayon, ang international market ay ma-motivate, makabili galing sa Pilipinas. May mga nabenta na po. Ako nakabenta na rin po internationally, pero hindi pa po yan regular basis. Kung ako po ang tatanungin nyo, walang kaplastikan, mas gusto ko pa pong mabenta ang produkto ko dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi kung ang produkto ko, pinaniniwalaan ko na may kalidad, ay mas gusto kong ma-share sa ating mga kababayan para kapwa Pilipino natin ang makinabang at mag-improve ang kanilang mga stocks. At nang sa gayon, sabay-sabay tayong umangat, sabay-sabay tayong makapag-export eventually ng magagandang produkto natin from the Philippines internationally. So sa ngayon, we can't afford. Hindi natin masusurvive ito nang hindi nag-i-import outside. Marami pa po tayong mga kailangang genes para ma-improve totally ang ating gene pool at ang ating mga produkto locally dito sa Philippines. So, hindi pa po. Kailangan pa po nating mag-import. Ultimately, mga kaibigan, ang pag-i-import po, ang expectations po sa pag-i-import ng aso ay hindi pwede talagang pwede na. Ang attitude na, sige, bilhin na lang natin yan, pwede na yan, ay hindi po yan makakatulong sa'yo or hindi rin yan makakatulong sa community. Ang purpose po ng pag-i-import po talaga ay at the minimum, i-improve mo kung ano yung currently nasa'yo. Kung yun ang first dog mo, well, of course, ang utang mo na lang or ang obligasyon mo na lang sa sarili mo ay aralin mo kung ano yung quality para mapili mo kung ano yung may kalidad na import. Pero kung ngayon meron ka ng 3-6 na aso at yung i-importin mo ay actually lesser quality sa nasa yard mo, ewan ko kung nasa tamang direksyon ka. Dapat ang pipiliin mo ay makakadagdag, makakapag-improve kung ano yung nasa current stocks mo sa yard mo. Makakatulong ng sa gene pool sa Pilipinas. Ganon po yung attitude. Ultimately, masasabi mo na worth it ang pag-i-import mo kung nagamit mo siya, lalaki man or babae, at nakapag-improve talaga ang itsura ng mga puppies mo. Huwag ho tayong magkakaroon ng attitude na sige na nga, makapag-import lang. Okay? Baka ho, instead na makatulong kayo sa pagdagdag ng sa gene pool natin dito sa Philippines, ay nakakasama pa. Dahil baka yung nai-import nyo ay nakakadagdag ng faulty features sa mga aso natin. Kaya nga po dapat educated kayo bago kayo bumili sa labas. Bago kayo bumili, actually kahit dito locally, educated kayo sa ano yung maganda, ano yung pangit sa breed na pinipili nyo. Okay? Ang attitude po ng pag-i-import ay again connected po sa breeding. It should improve our current stock. Breed to improve, import dogs to improve. Sana po nagustuhan nyo mga kaibigan ang video na to. Huwag po sana kayong mag-atubili. Again, sa mga viewers ko na laging nanonood pero hindi pa nagde-decide mag-subscribe, please naman po, pa-subscribe sa channel na to. Marami pa po tayo mga darating na video. Kung like nyo po at nagustuhan nyo po talaga ang video na to, pa-like na lang, comment lang kayo sa baba. Okay? Tapos share nyo na rin para mas marami ang matuto sa videos na to. Okay? Maraming salamat mga kaibigan.